Welcome to Adobe InDesign tutorial. How to type on path and how to use the text wrap feature ng Adobe InDesign. Okay, simple lang. Minsan kapag ang ating layout ay humihingi ng for example ay maglalagay tayo ng blurb o di kaya ay mag-highlight tayo ng isang line, di kaya mayroon tayong image na gustong i-integrate la ilagay sa ating body text. Napaka-useful ng dalawang feature na ito ng Adobe InDesign. Okay. Unahin natin yung how to type on path. Okay. Siyempre, gagawa muna tayo ng path. For example, gamit ang pen tool, gawa tayo ng path. Click, drag, click, drag. Okay, meron tayong path. Ang next na gagawin natin, punta tayo sa type tool. Type on a path tool. Sa keyboard shortcut ay shift, press the T. Okay. Tapos, itapat natin sa path. Pag merong plus sign, ibig sabihin, pwede na tayong mag-type sa path. Okay? Lagyan natin ng okay, click. Okay, pwede na tayong mag-type. Okay, kahit anong pwede natin i-type. Depende sa atin, ano. Okay, pag naka-type na tayo sa path, pwede nating i-control yung text na yan. Okay, select natin. Pwede nating lakihan. Pwede ka pwede natin i-center o align right. So, depende sa atin. Ano. So, importante, gagawa mo tayo ng path. Then, pwede na tayong mag-type using type on path tool. Okay. Bukod sa pen tool, pwede rin tayong mag-type. Okay. Type on path gamit ang rectangle tool, ellipse tool, polygon tool. For example, ellipse. Okay. Click, drag. Okay, nandiyan yung path. Gumawa siya ng path. Ang gagawin natin, type on path. Okay, plus sign sa ating cursor, then click. Okay, pwede natin mag-type. The same concept, pag natapos natin yung type, i-highlight natin o select natin yung text. Then, pwede natin i-modify. Okay, ganun din. Center, right, depende sa atin ano. Okay, so simple lang paggawa ng o pagta-type sa path. Gawa tayo ng path, then mag-type tayo using the type on a path tool. Okay, kung napapansin ninyo, yung path natin ay merong linya. So ang gagawin natin, select natin kasi meron siyang tatawag na stroke. Okay, kung tatanggal natin yung stroke, none. Okay, wala tayong nakikita ng wala tayong nakikita ang line. Wala tayong nakikita ang path. Okay. Same thing din dito. Tanggalin natin yung kanyang stroke. Okay. So, yan siya. Ang blue na ito, yan ay guides. Tinatawag. Guides ng path. Huwag kayong mag-alala. Sa printer, pag nag-print tayo, hindi yan makikita. For example, preview natin. Okay. Back natin sa normal view. Normal mode. Okay. Next is how to use the text wrap in Adobe InDesign. Okay? Create mo tayo ng file, new document. For example, gagawa tayo ng dalawang column. Dalawang column. Okay, ang gutter natin ay 5. For example, 0.5. Click OK. So, wala tayo nakikita kasi naka-preview mode tayo. Punta tayo sa normal. Okay. So, ito na yung ating document. For example, gagawa tayo ng body text. Okay, kuha tayo ng sample na body text. Okay, copy. Then paste. Paste. Okay, for example, ito na yung ating body text. Okay, using how to use a text wrap feature. Okay, punta tayo dito sa ating body text. Gagawin natin, gagawa tayo ng text box muna. Okay. Click, drag,
Then for example, ang ating for example, maglagay tayo ng blurb. Okay? For example, yung blurb natin ay ito. Lakihan natin. So gusto natin ilagay dito yung blurb sa gitna. So simple lang, ano, drag natin sa gitna. Okay, punta tayo dito sa window, text wrap. Okay, nandiyan yung no text wrap, nandiyan yung wrap around bounding box. So nasa sa drawing, ano, may kita rin naman natin. Okay, click natin yan. Okay, using selection tool, pwede natin i-move yung text box na yan. Okay, so meron na tayong blurb. The same thing, select natin yan, pwede na nating i-modify, control ang type o yung font, yung text. Okay, center, align right, align left, center. Okay, pwede na tayong gumamit ng ibang shape. For example, okay, gagawa tayo ng circle. Okay, ang gagawin natin, okay, click ellipse tool for example. Click tayo dito. Then, kopyahin natin for example ito. Okay, copy. Ang gagawin na natin, punta tayo sa type tool. Okay, after natin magawa ng isang circle, punta tayo sa type tool. Then, click natin sa loob. Yung cursor, may bilog siya. Ibig sabihin, pwede kang mag-type sa loob. Okay, pag-click natin yan, nandun yung cursor, paste natin. Okay. Okay, punta tayo sa paragraph, tanggalin natin yung hyphen. Okay, para makita natin, liitan lang natin ng konti. Then, okay, maka-center. Okay, lagay natin dito sa gitna. For example, then, click natin wrap around object shape. Okay, so makikita natin kapag tin-review natin, preview mode. Okay, ngayon may guhit. Gagawin natin yan, back tayo dun sa normal. Okay, may stroke kasi siya. Tanggal natin yung stroke niya. Okay, preview mode, ayan siya. Okay, so i-adjust lang natin. For example, dito sa blurb natin sa taas, pwede ting ibaba lang ng konti. Okay, para magkaroon ng space dito sa taas. Then ito bawas natin yung sa baba. Okay, punta tayo sa normal. So yun yung paggagawa, pag gamit ng text wrap feature. Okay, meron pang isa. Yung image na ilalagay natin sa ating body text. Okay, using a text wrap feature. Okay, for example. So gumagana ito sa PNG o .png o PNG yung kanyang file extension ng ating image. For example, meron akong image na ilalagay doon. For example ay ito, dorm.png. Okay, drag, i-place natin sa ating body text. File, place, desktop, dorm.png. Open. Okay, click, drag. So, ito na aking image. Okay, PNG siya kasi wala siyang background. Natanggalan ko na ito ng background. So, yung image ko ay wala siya dito. So, hanggang dito lang siya sa roof ng dorm. So, nandyan yung kanyang edge. Ngayon, gagawin ni TextWrap, kaya niyang i-detect ito, yung edge na ito, para mag-text wrap niya yung body text. Okay, ngayon ang gagawin natin. Select natin yung image. Punta tayo dito sa wrap around object shape. Okay, click natin yan. Then yung option dito sa baba na, okay, detect edges. Okay, detect edges. Okay, detect edges. Ayan. So automatic InDesign, nade-detect niya yung edges ng PNG file lang, ano,
Gaganda lang ito sa PNG file. Kaya kung meron tayong gustong i-integrate na image dun sa ating body text using text wrap, gawin natin siyang PNG. Tanggalin natin yung background, yung unnecessary na part ng image. Okay? Then using text wrap, wrap around object. Then yung option kanina. Detect edges. Okay? So ganun lang kadali maglagay, gumamit ng text wrap sa Adobe InDesign. Kung ano man nihingi ng ating layout, gagawa natin yun using the text wrap ng InDesign. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Upstrain.